bakit kinakatakutan si Clint ng mga kriminal sa lugar ng Esme. Pero bago ang lahat mga ka-Marbz, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa bagong upload natin. May isang alamat na naging usap-usapan sa kanlurang disyerto na may anino ng tao na gumagala sa pagitan ng mga lungsod sa kalsada ng Esmeralda. Ang tawag sa ibang tao nito ay vagrant o taong gala at ang tawag naman ng iba ay taong tagabantay ng disyerto. Sobrang gulo sa lugar na yon. Maraming patayan at pagnanakaw ang naganap. Di matahimik ang lugar dahil sa kung sino-sino lang ang nagpapataasan ng sarili sa lugar na yon. Maraming luha ang nasayang, may mga bahay na inabandona dahil sa ayaw nilang madamay sa kaguluhan. Hanggang sa dumating nga ang araw na kung saan may isang tao na dumating na nagngangalang Clint. Isang cowboy ang ama ni Clint at isa ring napakagaling na sharpshooter, kaya dito niya namana ang kagalingan sa paggamit ng baril. Kabataan pa lang ni Clint ay sumasama na ito sa pangangaso. Marami siyang pinatumpang mababangis na hayop at ang nakakabilib ay nababaril niya ito sa ulo mismo. At dahil doon ay mas lalo pa niyang na-improve ang abilidad niya sa paggamit ng baril. Unang salta pa lang ni Clint sa lungsod ng Esme ay marami na agad itong tagahanga. Pati mga chicks ay napabilib niya sa taglay niyang galing. Kaya ganun na lang ang tuwa at kagalakan ng lungsod ng Esme dahil dumating na ang taong tutulong sa kanila para magkaroon ng katahimikan sa lugar na yon. Pero minsan may nagaganap pa rin na kaguluhan sa lugar ng Esme. Marami nang magnanakaw na sinubukang tumakas pero bigo sila. Di mo maisip kung gaano kabilis ang mga kamay ni Clint. Bang, bang. You shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang. An awful sound, bang, bang. Oh, my baby shot me down. Kaya kung sino man ang mangahas na lulusob o gagawa ng kasalanan, ay itutumba ni Clint ng walang pag-aalinlangan. Kaya ganun na lang ang pagkahanga at pagrespeto ng mga tao kay Clint. Marami ng mga magagaling ang sumubok makipagduelo kay Clint. Pero bigo sila na angasan ito. Kaya si Clint ang tinaguri ang batas at tagabantay ng Esmeralda Road. At lahat ng kriminal na nakakakilala kay Clint ay nanginginig ang tuhod dahil alam nila na si Clint ay walang awa pagdating sa kasalanan. Kung makikita mo siyang isusuot na niya ang kanyang sombrero ng cowboy, ay marahil kabahan ka na. Kaya mas mainam na isukom na lang ang sarili mo kasi kahit gaano ka pakagaling sa pakipagduelo, ay marahil hindi uubra kay Clint. Di naman lahat ng araw ay pabor kay Clint. Minsan nahihirapan din siya sa iba niyang mga kaduelo. Dala na rin sa pagmamaliit niya at sobrang hanga sa sarili. Mas napapakita pa ni Clint ang kanyang abilidad kapag ito'y sugatan. Nilalabas ni Clint ang kanyang tinatagong estratehiya sa pagkikipagdigma na kung saan isa ang hail rope na ginagamit niya para mapabagsak ang kalaban. Pero kahit ganun pa man ay nagawa pa rin ni Clint na maligtas ang lugar ng Esme. Ang kumpiyansa ni Clint sa kanyang sarili at pagiging masama sa mata ng mga kriminal ay tumatak ito sa kanyang kaugalian. Dahil sa tapang at abilidad ni Clint, nagawa niya itong mapanatili ang katahimikan at kaligtasan sa lungsod na yon. Mag-isa lang si Clint na namumuhay, pero masaya na siya sa kung ano man ang kanyang sitwasyon. At inilaan niya ang kanyang buhay sa pagbabantay sa lugar ng Esme at ni isa ay wala pang nakakahigit sa abilidad ni Clint pagdating sa paggamit ng baril. At doon nga, mas nakilala ang pangalan ni Clint bilang Desert Gun King. Coming like a Hellcat.